Mahal, kumusta ka na? Napakarami kong gustong sabihin sa'yo ni hindi ko nga alam kung paano magkakasya sa iisang sulat eh. Tulad na isang araw, napadana ako dun sa Cinematek dito. Kaso puro Western African indie lang ang pinapalabas. Naalala kita agad, napatingin nga ako sa programming eh. May French, may German, may Russian, may American, pero walang Pilipino. Naisip ko, ang ganda sana kung mapag-usapan natin to, no? O kung makakapanood man lang tayo ng Pinoy Indie sa hanay ng mga European art films dito. Ubra naman, may laban naman. Mainam nga may African Film Festival sila eh. Nasaan kaya yung para sa mga migranteng Pinoy? Nasa Amerika pero wala dito. Sayang, kasi napakahuhusay ng mga pelikulang Filipino at yak maraming nais manood. Tulad na lang nung kaklasikong taga Burundi. Nagulat ako nung nabanggit niyang mahilig siya kay John Lloyd. Patok na patok pala siya sa Africa. Paborito raw niya ang It Might Be You. Naalala kita kasi John Lloyd, Bea. Parang tayo lang. Isang mahabang pelikula. Sabi nila masarap ang kape dito. Pero mas masarap ang beer. Natikman ko na parehas. Hindi ko naman maipagkakaila. Tawag nila sa kaping may gatas, coffee verkeerd. Minsan umuupo ako sa labas, umorder ng kape. Pinapanood yung mga taong dumadaan. Pero hindi mo pa rin maalis yung lungkot. Lalo na pag nagkakape ka mag-isa. Minsan nilalagay ko yung kape sa tapat ko. Ini-imagine na kasama kitang umiinom ng kape sa isang napakagandang hapon na biniyayaan ng napakagandang sikat ng araw. Dadaan ng mga bike, magtatawanan ng mga puti, magtatakbuhan ng mga bata. At sa mga hapong yun, wala ka na rin namang hihilingin pa. Pero sino ba naman ang niloko ko, di ba? Kukunin ko lang din ang kape at mapapaalalahan ng hindi nga pala kita kasama. Sana nagkape na lang tayo sa Sagada. Pero alam mo, mas naaalala kita sa beer. Dito ang sinasabi nilang beer capital ng Europa. May daan-daang uri ng beer. May Trappist beer, may triple, may beer na may chocolate, may cherry beer. Nasigurado kong hindi mo magugustuhan dahil sobrang tamis. Pero ako, paborito-paborito ko yun. Sa atin ano lang ba meron? San Miguel Light? Red Horse? Pale? Pero nasa atin ang barkada. Ang kwentuhan. Ang gimmick, ang jamming, ang outing, ang mga corny jokes, midyoke, ang tambayan, kantsawan, bugbugan, sampalan, murahan, patayan at higit sa lahat. Ang samahan. Pero aanhin mo naman ang daang-daang beer kung mag-isa ka lang tumatawa, di ba? Naalala mo nung inumaga tayo sa Laguna? Alam naman nating lahat na kahit ilan pa ang ipainom namin sa'yo, hinding-hindi ka namin mapatutumba. Tunay na lalaki, ika nga nila. Tunay na lalaki, kaya sabi mo, walang iwanan. Tunay na lalaki, kaya kita na gusto. Naalala mo nung nagdala ka ng lechon para sa lahat? Ang sarap sanang pulutan nun, no? Tuwing nakakita ako ng Asian store dito, miss ko na ang kumain ng pagkain Pilipino. Araw-araw akong kumakain ng kanin dito, pero ang meron lang, Thai curry. Presyong estudyante, pero hindi presyong karinderya. Walang bistik na atay, walang giniling, walang sisig, walang kahit sabaw lang na ilalagay sa kanin o soft drinks na ilalagay sa plastic. Baka nga mapagsabihan ka pa ng puti na hindi mainam sa kalikasan ng paggamit ng plastic eh. Pero ano nga naman ang binatbat ng pag-iisip tungkol sa kamalayan ng mga puno o nararamdaman ng mga halaman kung kumakalam naman parati ang tiyan. Problemang pangmayaman. Problemang hindi dapat pinagtutuunan ng pansin, lalo pat mas mahalaga para sa tipikal na Pilipino ang pagkukunan nila ng hapunan. Hindi ko maipagkakailang yan ang mga simpleng bagay na sobra kong namimiss sa atin. Kape, beer, pagkain, kaibigan, pelikula, pamilya. At ikaw, namimiss kita kapag nagsisimba ako tuwing Linggo. Kahit minsan hindi ko naiintindihan yung misa. Naisip ko, sana hawak ko yung kamay mo tuwing nag-aama namin. Na hindi naman din ginagawa dito dahil hindi sila komportable.
O baka naiisip nilang marumi yung kamay nung katabi nila. Lagi kitang pinagdadasal. Lagi kita yung pinagtitirik ng kandilang sing mahal ng 100 kandila sa Quiapo. Ipinagdadasal kong sana marinig ng Diyos kung gaano ako nangungulila dito. Na sana gawin niyang mas madali ang buhay ko, mas mabilis ang mga oras, mas mapabait ang mga tao sa mga dayuhang katulad ko, mas mura ang bilihin, mas sariwa ang hangin, o mas mabawasan ang lungkot sa bawat minutong hindi kita katabi. Mahirap maging dayuhan sa ibang bansa. Lalo pat hindi ka naman nila kahanay, iba ang kulay ng balat, iba ang pagkamulat, iba ang mga pananaw sa buhay, iba ang pinag-aralan. At lalong mahirap mag-isa. Lalong mahirap lumaban ng walang kakampi. Namimiss kita tuwing humahawak ako ng camera. Naisip ko, nagawa mo na ba yung gusto mong gawing pelikula? Baka masyado ka nang nasusubsob sa trabaho, hindi mo na hinahayaan ang sarili mong mangarap. Timo ko, puro pangarap. Takbo ng takbo, habol ng habol sa mga pangarap. Nang hindi lumilingon, hindi tumitingin sa kung sinong iniiwan, sinong inuunahan, sinong napapabayaan. Hanggang sa hindi ko na namamalayang unti-unti nang nawawala ang mga tao sa paligid ko. Unti-unti na akong nalalagasan ng mga kamag-anak. Unti-unti na akong pinakakawala ng mga taong hindi na kayang makipagsabayan sa akin. Hanggang sa ito ko, mag-isa sa ibang bansa. Bit-bit lang ang mga pangarap na hindi ko rin naman alam kung ikasisi ako pag natupad. Paano kung iba na pala yung pangarap ko? Paano kung ikaw na pala yung pangarap ko? Paano kung wala na akong balikan? Namimiss kita tuwing nahihirapan ako sa klase. Pinag-aralan namin yung symbolic interactionism noong isang araw. Sabi nila, likas daw sa tao ang magbigay kahulugan sa mga aksyon na ginagawa ng bawat isa. At nagbibigay lang daw tayo ng reaksyon, hindi base sa mismong aksyon, kundi sa kung paano natin ito binibigyan kahulugan. Naalala ko ng mga panahon hindi na tayo nagkakasunod. Ako ba yung nagkamali sa pagbibigay ng kahulugan sa mga bagay na hindi naman dapat? Kasalanan ko bang manumbat, mapraning, o mapaisip na sa paghabol ko sa mga pangarap kong inakala kong hindi makasarili, ay inuna ko ang sarili ko at hindi na kita naisip? Na hindi na nagtutugma ang mga kahulugang binibigay natin sa mga aksyon at reaksyon ng bawat isa. Tulad ng pag-unawa kung hindi mo ko kayang suportahan sa mga pangarap ko. O tulad ng pag-unawa kung kaya mo ko pinakawalan ay dahil pakiramdam mong hindi ka mahalaga. Hindi ka kasing halaga ng mga pangarap ko para sa pamilya ko, para sa sarili ko, at higit sa lahat ng mga pangarap ko para sa bayan. Na hindi ka kasing halaga ng mga nais kong mapag-aralan, ng mga kanluraning pananaw. Sa maniwala ka't hindi, hindi rin naman pala sila kasing husay gaya ng pinaniniwalaan natin. May sarili pa rin tayong mga talinhagang hihigit sa kahit anong kaalamang moderno, scientifico o universal. May sarili pa rin tayong katutubong pangunawa na hihigit sa mga inakala nating progresibong mga solusyon. Naisip mo bang hindi ka kasing halaga ng mga pangarap kung mapagsilbihan ng bayan? Na matulungan ang mga batang lansangang wala na halos naranasang kabataan, na mamulat ang mga magsasakang hindi nabibigyan ng lupang dapat sa kanila, na maipaglaban ang mga katutubong hindi nabibigyan ng kaampatang karapatan, na hindi ka kasing halaga ng kalayaan, ng pag-unlad ng nakararami, ng pagkakapantay-pantay ng bawat nilalang, sining ng pagkilala sa sarili, ng kolektibong aksyon, ng pilosopiya, ng kaalaman, ng modernisasyon, ng kapakanan, ng sambayanan. Tingin mo ba hindi ka kasing halaga nila? Yan ba ang ibinigay mong kahulugan kaya pinili mo akong pakawalan? Pues, hindi ako ang tagapagligtas ng sambayanan. Mali ka ng kahulugang naisip. Kasing halaga ka ng lahat ng yan. At higit pa. Dahil sa mga panahong gusto ko nang sumuko,
Lagi kong hinahanap ang kamay mong pwede kong kapitan para hindi ko sukuan ang sarili ko. Sana yan ang nakita mong kahulugan. Nasa pagtupad ko sa aking mga pangarap, hindi ako susuko dahil hindi mo ko sinukuan. Pero sumuko ka eh. Hindi tayo nagkasundo sa mga kahulugan. Ngayon, wala na akong magawa kundi tanggapin ang desisyon mo bilang isang taong malaya. Isang taong kayang magbigay ng sariling kahulugan base sa kakayahan niyang mag-isip at sa kakayahan niyang gumawa ng aksyon. Wala na akong magagawa kundi maisip ka. Tuwing makakasulubong ako ng mga magsing-iro, magkahawak na naglalakad. Baka mas kaya pa nilang isalba ang mundo kaysa sa akin dahil lang hindi nila sinukuha ng isa't isa. Namimiss kita tuwing nakikita ko sila. Namimiss kita sa napakaraming bagay. Namimiss kita tuwing manunood ako ng sine mag-isa. Namimiss kita tuwing binabanggit si John Lloyd. Namimiss kita tuwing sasakay ako ng bus o ng train at pupunta sa mga lugar na akala ko sa panaginip ko lang mapupuntahan. Namimiss kita tuwing nababastos ako. Namimiss kita tuwing iniisip ng mga puti na gusto ko lang magpabuntis sa kanila. Namimiss kita tuwing naisip ng mga tao na walang saysay bumalik sa atin. Namimiss kita tuwing hinuhusgahan ako. Tuwing tinitingnan ako ng mga kapwa Pilipinong puti pa sa puti dahil lang nakapangasawa sila ng puti. Namimiss kita dahil alam kong kahit kailan hinding-hindi mo yun gagawin sa akin. At sa mga panahong ganito, sa mga panahong gustong-gusto ko nang sumukot o uwi, wala akong magawa kundi magsulat. Magsulat ng mga liham na hindi ko naman kayang ipadala. Magsulat ng mga liham na hindi ko kayang ilathala. Magsulat ng mga liham na hindi ko kayang amining tungkol sa'yo. Magsulat ng mga panunumbat. Nasabi mo patatawanin mo ko sa lahat ng paghihirap. Na itatawid mo ko sa lahat ng mga pagsubok. Na hindi mo ko iiwan. Na hindi mo ko susukuan. Magsulat ng mga panghihinayang sa mga bagay na hindi ko nasabi, na hindi ko nagawa, na hindi ko dapat sinabi o hindi ko dapat ginawa. Magsulat tungkol sa mga pangungulilang hindi ko naman inakalang labis ko palang mararamdaman. Magsulat ng mga paalam na hindi ko man lang naisip na kailangan kong isulat balang araw. Magsulat ng, "Mahal, antayin mo ko. Mahal, huwag mo kong kakalimutan. Mahal, intindihin mo naman ako paminsan-minsan. Mahal, sana hindi mo na lang ako pinakawala." Dahil kung susubukan nating hindi magbilang ng oras, hindi magbilang ng mga kaarawang hindi natin maipagdiriwang ng sabay, ng mga paskot bagong taon na hindi natin magkasamang mapaghahandaan, ng mga libing na hindi natin mapupuntahan, mga kasal na hindi natin madadaluhan, ng mga inumang hindi natin masisiputan, ng mga pelikulang hindi natin mapapanood, maiisip nating saglit lang ang lahat. Maiisip nating uwi rin naman ako, babalikan pa rin naman kita. At sana, pagbalik ko, lahat ng mga pangarap sasalubungin mo ko na parang sa pelikula, na sa hinaba-haba ng nilakbay ng bida, na sa bigat ng pinagdaanan niya at sa dinami-rami ng kanyang napagtanto, uuwi pa rin siya sa bayang dapat niyang pinaglilingkuran at sa taong pinakamamahal niyang naghintay at hindi nawala ng pag-asa. Tiyak, sa mga panahong yun, hindi ko na maiisip umalis para tumupad ng mga pangarap. Dahil kahit nasaan ka man, andun ang mga pangarap ko. Mahal, pag-uwi ko, manood tayo ng sine, ah.